Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po, isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon yung kwento ni BP Sara na napahiya ang isang PME graduate dahil hiningi niya yung relo ni President Marcos Jr. at hindi binigay. Why will I give you? Tapos pinagtawanan pa ng mga malalapit na alalay ng Pangulo. Okay, ito mayroong pinakita ni PH Update, isang kaibigan nating DDS vlogger. Si PRRD, siguro, if I'm not mistaken, mga 2022 ito na graduation sa PMA. Ang kadete, humingi ng relo kay PRRD at ibinigay. Okay, I hope makita nyo maigya. For being part of another milestone in the history of the Philippine Military Academy. To our graduates, the members of PMA Mabalasi Class of 2019. At 2019 pala. Mabalasi Class. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Kasi tinuro niya yung wrist eh. Ayan o mga kababayan o, kinuha niya yung relo ni Tatay Tigong. Yan ang aking presidente. Ha? Ihanda niyo na ho yung inyong mga panyo. Alam ko naman na miss nyo na yung tatang yan. Ha? Isinot. Ko yung mga banyo. Alam ko miss na miss nyo na yan ang tunog na yan. Tayo din naman miss na natin yan. Yan ho ang presidente natin. Yan ho ang sinusundan natin. Yan ho ang kung anong sabihin ng mama na yan. Siya lang, yung presidente na ho na yan, siya lang ho ang nakita natin na nagpakita ng totoong pagmamahal para sa sambayan ng Pilipino. Kaya pasintabi o para dun sa mga politiko ngayong mga panahon na to na akala mo kung sino sila kung makapagsalita pagka sinabi nilang mahal nila ang sambayan ng Pilipino. Pero Peggy Hulatyon, marami kong huwad at mapagpanggap na hindi ulat ng nakikita nyo sa social media. Eh, totoo yan. Okay, hindi ulat. Okay. Klaro ah. 2019 na PMA graduation. Ang kadete, gumaganon siya, tinuturo ang wrist ni PRRD na sense na naramdaman, siguro hindi nagsabi yung kadete, naramdaman lang ni PRRD na gusto niya yung relo. O yun, ibinigay. That is recorded. Naka-video yan. Okay, i-compare natin itong nangyari kina PBBM na nandoon si BP Sara at hindi ibinigay. Anong makikita natin sa leadership ng dalawang pangulo? Isa, masasabi ko dyan, may tinatawag na emotional intelligence. Kasi meron IQ, intellect. Kaya lang yung emotional naman, yung pakikipagkapwa-tao. So, sino ang may mas mataas na emotional, emotional intelligence, basta yung pakikipagkapwa-tao? Si PRRD, binigay niya. Si PBBM, sabi niya, why will I give you? Tinawanan pa, napahiya yung bata, at yun na nga, kapag nag-imagine na lang si BP Sara na parang I will cut his head.
So, yung kadete, i-analyze natin yung kadete, no? Bakit nagawa niya ng ganun? Sabi nga ni BP Sara na there's some inappropriateness, parang hindi bagay, hindi ano. So I can just hinala ko lang ito. Baka itong kadete na ito, kung kailan yan nag-graduation, nalaman ng kadete na ito yung nangyari noong 2019. Kasi kung napakaswerte yung kadete na binigyan ng relo ni PRRD. Siguro naging kwinto-kwintuhan yun sa PMA. Naging sika. Eh itong graduate na ito sa PMA, gusto rin niyang may experience ng gano'n na magkaroon ng relo ng isang presidente. Yun lang. Hindi siya kasing swerte ng class of 2019. Hindi siya kasing swerte. Baka, hindi ko lang malaman, baka class of 2023 kaya itong pinangyarihan nito o 2022. Hindi, 2022, ano na eh. PRRD pa ang presidente noon. So, most likely, class of 2023 or class of 2024. Kailan ba? Baka most likely 2023 to. So, gusto lang niyang parang pumapil o magkaroon ng ano, ng impact. Ganyan yung mga graduates eh. Kanya-kanyang pakulo. Yun lang. Wrong, ano siya, akala niya parehas ni PRRD ang presidente ngayon. Eh yun, napahiya siya. Okay, so, kung ako, example lang ha, kung ako ang presidente, anong gagawin ko? Of course, once in a lifetime yun eh. Pwede kong gawin yung ginawa ni Tatay Digong kung ako yung presidente. Kasi material lang yan, relo lang yan. Sana all yung mga leaders natin na ganun ba yung makikita mo yung generosity o yung puso ng isang tao. Binigay niya ang relo niya, yung isa naman, namamahalan siguro. Magkano kaya ang kantidad ng relo ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya kayang ibigay? Okay? So, sayang, it's a golden opportunity sana kay PBBM kung ibinigay lang niya yung relo niya. Pabor sa kanya yun. It's once in a lifetime experience para sa mga bata. Si PBBM naman, maipakita niya na he's a leader. Na generous enough to give what he has. Kasi minsan ka lang mag-graduate sa PMA tapos mapahiya ka pa. And I believe yung pangyaring yan, eh, naging usap-usapan sa mga kadete, yung mga graduates na, and yeah, nagkakaroon ng comparison between PRRD na nagbigay ng kanyang relo at si PBBM na hindi nagbigay. Yung isa pang ano dyan, yung tumawa. Tinawanan pa. Another option sana. Kung example, masyadong mahal. Kung ako yung presidente, pwede kong, ganun ba? Sandali. Tatawag ako na akong staff. Okay. Gusto kong bigyan ng relo itong bata na ito. Kailang wag muna ito ha. Kailang matatanggap mo. Basta importante is hindi sana napahiya yung bata. Kung masyadong mahal yung relo na yon, edi magbigay ng ibang relo. Para lang mapagbigyan yung bata. Kaysa yung ganun na grabe ang pagkapahiya ng bata. So again, makikita natin yung leadership.
It's a leadership failure na ngayon, usap-usapan niya ngayon na nabulgar na. alam ko, nung Marawi Seeds, palaging magbisita si PRRD sa front line, doon sa main battle area. At ganun, namimigay siya ng ano eh. Iba't iba ang pinamimigay sa mga tropa. Kaya high moral ang mga tropa ng Marawi Seeds. Kasi yan, kasama yan, relo, kasama yung mga pistola, kung ano-anong mga magagandang bagay na ibinigay sa ating mga sundalo. Kaya tuwan-tuwa ang mga sundalo natin ng Marawi Seeds dahil nagkaroon tayo ng leader na mataas ang emotional, ano tawag na, EQ, emotional quotient, marunong makipagkapwa tao. So, ito ngayon, ating presidente, wala. Inignore niya yung request ng bata. Ulitin ko, pwede mang bigyan na kahit hindi yung nakasuot kong multi-million relo na yon, pwedeng mabigyan na ibang relo. At least, napagbigyan yung bata. Diba?